Cause baby love, ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait for the longer day. Cause baby love, ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. And I want to welcome each and every one of you. Hey guys, it's me, Casey, and welcome or welcome back to my channel. So I moved out from my parents' house when I was 22 years old, and I want to welcome each and every one of you to our first apartment makeover series, and this is our first episode. So if you're new here, I want to share to you, friends, that this is my second apartment already, and my first apartment was last year sa Tondo, and I'm here na sa Quezon City ngayon. Some of you may or may not have seen my first video or my first makeover video, which happened sa una kong room doon sa Tondo sa family condo namin. At kung hindi nyo ba nakikita, ito yon yung before and after. Nakakatuwa lang din for me na from that small room, ngayon, we are already planning and doing makeovers sa sarili nating apartment. Gustong-gusto ko talagang pinapaganda yung place ko. Masaya sa pakiramdam seeing how I transform my room or my place or my area. Kaya sobrang saya ko rin na ma-share ko to sa inyo. So this apartment na nilipatan ko is 27.4 square meters. Mas maliit siya kumpara sa una kong apartment, which is parang mga 30 plus square meters siya. That's one bedroom siya. This is smaller, pero I just realized na it's okay to compromise the space. Basta makuha ko yung suit sa akin na apartment o yung talagang gusto kong design. Oo nga pala, I also upload some of my short videos or mini vlogs sa aking TikTok account. So kung hindi nyo pa nakikita, pwede nyo ko i-follow dito. At mas madalas ako nag-upload dyan kesa dito kasi short videos are easier to edit, so mas madali ako makapag-share doon. Anyway, since maliit nga itong apartment na nakuha ko, sobrang iksi lang din siguro ng mangyayari dito sa series nito, pero I will do my best para magawa siya ng maganda and para magkaroon talaga kayo ng ideas. So basically, I will share with you, friends, kung ano yung mga step-by-step na ginagawa ko when I'm doing makeover on my apartment. So, noon pa man, ang ginagawa ko na is nagpa-plan muna ako ng floor plan dito at kung ano ba yung bala kong gawin dito. I also look for inspiration sa Pinterest, Google, TikTok. Marami dyan. Maghanap lang kayo. Especially yung mga gumagawa na talaga ng mga makeover. Meron din sa YouTube, you can browse kung gusto nyo at marami talaga kayong makikitang inspiration. Pero for photos, I am recommending na i-browse nyo talaga yung Pinterest kasi achievable talaga siya. Mukha lang hindi, pero kapag nakita nyo yung mga pieces na ginamit, kung anong style, makukuha nyo talaga kung ano yung bet nyong kuhanin. You can also do DIY kapag gumagawa kayo nito para hindi masyadong mahal yung mga gusto nyong gawin or gusto nyong i-add na decoration. And then, I just look for pieces that I want to put. And nagsusulat ako or nililist ko kung magkano yung aabutin. As much as possible, before mag-browse or before ka gumawa or before ka magplano, ilist down muna yung budget mo para hindi ka mag-over budget. Kung mag-over budget ka, okay lang, pera mo naman yan, ikaw bahala dyan. Pero may tipis, mag-list ka muna ng budget mo. After that, mag-browse kung magkano, yun nga. And then, check out syempre, and then I'll make it into life. As much as possible also, I do digital 3D designing para makita ko kung ano yung magiging itsura niya. Ang app na ipapakita ko ay ayan, pwede niyong gamitin yan. Sobrang useful niyan sa akin. Lahat ng mga ginagawan ko ng design sa family namin, sa akin, na-apply. Maganda yung kinakalabasan kasi nakikita ko na kung ano yung nagiging itsura niya before ko paggawin. And that's basically it. It's not really easy, lalo ko pong mag-isa ka, pero I really enjoy the process of planning the makeover, especially kapag nakita ko na I made it into life at nakikita ko na siya sa personal. Sobrang, it's my one way of my dopamine hit. Kaya, yun, sobrang saya ko kapag nagme-makeover. Also, kung mapapansin nyo dito sa magiging makeover natin, medyo yung ibang side is hindi siya pangkaraniwan. Kasi I will make this useful sa kung ano yung work ko. So, magkakaroon tayo ng area na medyo plain lang, or magkakaroon tayo ng area for photoshoot, for working, or kung ano man. So, kung may makikita kayo mga unusual, pwede nyo namang i-tweak yun kung naghahanap kayo ng inspiration at hindi akma sa inyo. So, ang work ko po ay, ako po ay content creator. I'm a full-time content creator for food, travel, lifestyle, beauty,
and fashion. So I have to make this work, itong maliit na space na to. Pero ayun nga, if you wanna see more of my contents, ng mga na ginagawa ko, you can visit me on my social media handles para may idea kayo kung bakit ganito yung design nung gagawin ko sa place ko. It's not so strange naman, I know. Baka lang meron kayong place na, bakit ganun nakalagay, sa ganito nakalagay yung ganito niya. So, para hindi na kayo magtaka. Yung peg ko dito is magkaroon tayo ng magandang transformation, pero affordable pa rin siya. Kasi alam ko naman na tulad ko, hindi rin naman ako mayaman at naghahanap din ako ng mga mura pero maganda at useful na mga decorations and mga magagamit natin for makeover. So yung mga ma-share ko sa inyo, maaasahan nyo na affordable pero maganda talaga yung quality. So my peg here is, alam nyo nung una gusto ko minimalist pero na-realize ko hindi talaga siya pwede sa akin since I'm a content creator and ang dami kong kailangang mga props, mga gamit-gamit at kailangan ko ng mga organizers. So ang ginawa ko na lang is I will stick on Scandinavian, Nordic, something ganyan na style, and then I will stick to this color palette. Kung magkakaroon man ako ng mga accent colors, that will be earth colors pa din. Pero my main colors are brown or wood color and white and cream. So yun yung mga madalas niyo makikita dito. Kung iisipin, para talaga siyang team kahoy and team puti. Pero mas mapili na kasi ako ngayon sa mga binibili ko. So gusto ko talaga yung pack na yun talaga, pasok talaga siya sa team. So ayoko nang nagko-compromise na ganito yung kulay muna tapos papalitan ko na lang, mas magastos siya. So this is how it looks like nung empty pa siya. Tignan nyo kung gano'n lang siya kaliit, pero I really love how big the window is. I also love the CR dahil may hot and cold shower. And then meron siyang vanity mirror. Tapos okay naman yung space niya sa kitchen. And nasabi ko nga sa inyo na maliit lang itong space ko. Pero gagawin pa rin natin siyang series kasi mas gusto ko na may explain sa inyo ng maayos kung ano yung mga tips na nakukuha ko or nalalaman ko along the way. Especially na it's my second apartment already. And you know me, I'm renting. I don't want to pay any excess money. So I will keep this a rent-free makeover para alam nyo din kung ano yung mga pwede nyong bilhin, kung ano yung mga style or kung ano yung mga tips or tricks for a rent-free makeover. Yung hindi na kailangan magbutas ng walls as much as possible. Pero sasabihin ko na sa inyo, friends, na isa sa pinakamahirap na ginawa ko dito is yung mamili ng mga binili kong pang makeover kasi nga naghahanap ako ng mura and maganda talaga yung quality. Kapag ganun, syempre kailangan natin talaga maghanap, mag-browse. So, mostly ng mga binili ko dito or halos lahat ng mga binili ko dito is galing talaga siyang online. And naghahanap lang ako ng reviews to make sure na yung bibilhin ko is maganda. So, ang tip ko kapag namimili or namimili tayo sa online, mga 2 to 3 days bago kayo mag-check out or bago yung sale, mag-browse na kayo para sa mismong sale, abangan nyo na lang and i-check out nyo siya. So, that's my first tip. So, sa first episode natin, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga plans ko and whatsoever. And ang uunahin nating i-makeover is yung CR. Yun kasi yung pinakamadali for me. And hindi ako masyado maagrabyado kasi nga everyday ako nag-work dito sa may bedroom area, sa sala area, or sa dining area. Although it's small, pero kasi may area-area pa rin ako na ginawa para mas maging useful itong unit ko. Pero hindi pa rin siya sobrang crowded. Anyway, sa CR tayo mag-start. And I will share with you kung ano yung mga nabili ko para na rin makita nyo kung ano yung mga aabangan nyo. I just wanna keep this cozy, maaliwala sa mata, hindi masyadong crowded, as much as possible. Gusto ko pa rin tong minimalist kahit sobrang dami kong gamit. And last but not the least, gusto ko siya maging rent-free and affordable talaga. Kung meron man ako mga isa-splurge dito, it's for the furniture and entertainment something. Or yung mga appliances talaga. Pero the decors, the organizers, I'll make sure to you friends na it's affordable pero good quality. Paulit-ulit ako dito. Pero anyway, this is my haul and I hope you like this video. Hello friends! So today, mag-haul tayo and I have here the things that I bought for my upcoming CR makeover. So as you can see, I have here two mics dahil dalawang vlog yung pinifilm ko ngayon. Isa sa YouTube, isa dito sa TikTok. So, we have here the reed diffuser. This is from 12 Star Signs. Ito yung lagi kong ginagamit since then. Parang mga 1 year ko na itong pinagkakatiwalaan kasi talagang maamoy siya, mabango siya, Shangri-La scent. I also bought this. Kung alam nyo to, yung mga hooks na ganito. Kasi you know naman, I'm still renting and kailangan ko talaga ng rent-free
ideas. It's really good. Na-try ko na to maraming beses na and hanggang ngayon nakadikit pa rin yung mga nakadikit sa o yung mga ginamitan ko nito. Next, I got the vanity mirror lights. Meron na akong ganito before pero yun kasi hindi siya retractable. So I bought the retractable ones and it has 3 lights, may warm, may cold, or may cool, and may middle. Alam nyo, kahit sobrang dami nitong binili ko, hindi siya umabot ng 5,000, mga 3,000 lang to. And syempre, isi-share ko sa inyo lahat kung saan ko to nabili. I got the lalagyan ng soap. Dito is for my bowl. Kasi wala akong lalagyan ng soap dun sa bowl. So kapag maghuhugas ng... ayun, walang mapaglagyan kung saan-saan lang may lalagay. So ayan, bumili ako and it's white and it's bakal. Next one I got is fake plant. Actually, ayoko na nga mag-fake plant. Pero for the meantime, hanggat hindi pa ako nakakabili ng eucalyptus, eto muna kasi maganda rin yung pot nito. Mahal kasi pag bumili ako ng pot lang. Tapos matatenga yung aking lagayan or yung mga design ko sa bathroom. So hanggat hindi ko pa siya napapalitan, eto muna. Stickwell glue or wood glue. Meron akong nabili na mga shelves kaso maikli sila. So susubukan ko silang i-DIY. Malalaman nyo na rin yun kung ano yung gagawin ko. Pero next one I got is mouthwash cup set. Bumili ako nito kasi yung una kong nabili, yung nakikita nyo palagi sa vlogs ko, hindi siya aesthetically pleasing, hindi rin siya sakto doon sa gusto kong aesthetic or sa theme ng gusto ko na bahay. So, bumili ako nito. This is small lang. Tapos, magnetic siya. Ayan, natatanggal. Tapos, meron na rin siyang ganyan. So, you can stick it to the wall. Mas gusto ko to kasi minimalist yung itsura niya and hindi masyadong malaki yung space na makukuha. Bumili rin ako ng picture frame for my bathroom. This is for design only. Para lang meron akong mailagay na kahit isang design lang doon sa wall. Makikita nyo rin kung paano ko ito gagawin. Pero, ayun, maliit lang siya. Mga 59 pesos lang to. Hindi ko lang alam kung nagpakita ko sa inyo yung isang side ng bathroom ko. Yung mga mops, mga pang alam nyo yun, panlinis. Nandun lang siya sa gilid ng bowl. And kalat-kalat sila doon. So, bumili ako ng pwedeng paglagyan nila. Tapos, itatry ko din to sa aking bidet. Kasi, yung bidet ko, hindi naka... place. So, nakapatong lang siya doon sa aking bowl. So, tatry ko to kung carry nito. Bumili rin ako ng for, lalagyan siya ng cotton pads and cotton buds para hindi na ako kalat-kalat kung saan-saan dito. Ako nagsiskincare, tapos sa CR Hilamo, skincare. Naguguluhan ako since wala akong place dito for vanity. Kailangan ko talaga ng isang station or isang side na nandun lahat ng skincare ko para hindi ako kalat-kalat kapag nagliligpit or nag-skincare. Actually, nakakalimutan ko na nga yung iba. Hindi ko na naaalala. Pero, I also bought some of these. Actually, parang dalawa or isa. Bumili ako ng ganito kasi wala kaming sabitan dito. Wala akong hook dito. So, kapag naliligo, kung saan-saan lang nakasabit yung hanger, so talagang yung mga binili ko is organizers and talaga magagamit po talaga and hindi masasayang yung binili ko or talagang pang decor lang ganyan. So bumili ako ng mga ganito for hook. Ito sa likod ko siya ng pinto ilalagay. Pang personal ko na to, actually kaya naging 3,000 na lang, supposedly 4K, pero naging 3K kasi itong mga ganito is ano to, bathrobe, mga pangligo. So it's my personal use. Hindi na siya parang decor or pang makeover doon sa bathroom. Then I bought 3 white towels kasi yung mga towel ko dito iba-iba kulay. Ayoko. At minsan kinakailangan ko ng white towel kapag kunyari ang theme ng aking Eva vlog ay white. So, kapag ka mga pangligo, ganyan, kailangan ko ng white. Wala akong white. So, bumili talaga ako nito. Una, para maganda yung color. And pangalawa, para rin sa aking contents. Pag kailangan ng naliligo-ligo effect. Okay, tatlo yan. Di ko na lang din iaano. Sige nga, tignan natin. Para in case, kung gusto nyong bumili, tignan natin kung mag... Oh, in fairness, maganda siya, friends. Malinis. Hindi yung sobrang kapal na parang hotel levels. Pero... makapal siya and I think makaka-absorb naman siya. I-update ko kayo ulit when I use this already. Medyo may kamahalan lang kasi mga 200 plus yun. Ang budget ko sa mga towel since hindi naman siya nakikita, mga 100 lang. Pero seeing it now, maganda naman. And I think it's very useful. I bought 2 of these kasi ito na yung magiging rack ko. Ano ba tawag dito? Shelf.
for my bathroom. Ilalagay ko siya sa gilid. So, salamin. Tapos, nandito. Para meron akong lalagyan. Since sinabi ko nga sa inyo, doon ako maglalagay ng mga skincare ko and other things para hindi sila nakakalat doon sa lababo. So, ayun. Makikita nyo din to. Tapos, meron na siyang kasamang hook. Adhesive. So, hindi nyo na kailangan mag-drill. This is for towels naman. Wala kasi akong lalagyan ng towel. So, nakaganyan siya. Tapos, ganyan. So, nandito. Ayan. Towels siya. Next one. Ah, eto. This is not a want. This is a necessity. It's not for decoration. Kung pwede lang, wala ito. Pero hindi. Hindi ko kaya nang wala ito. I don't know kung makaka-relate kayo. Pero ako kasi sobrang kailangan ko to sa buhay ko. So, I have here this. This is for my potty thingy. Kasi kapag mag-CR ako, kailangan nakapatong yung paa ko. Kasi kapag hindi, mahihirapan ako mag-poopsicles. So, bumili ako ng ganito. This is for 150 lang yata. And, ayun, para hindi kung ano-ano yung pinagpapatungan ng paa ko, batsa, whatever. Ayan, nakaganyan lang siya. Nakapasok siya doon sa bowl. So, I need this. I really need this. I don't know kung alam nyo na to, pero kung hindi pa at kailangan nyo, go na din. And for the last part, this is the most important thing na kailangan at makakapagpabago sa itsura ng aking bathroom. Kasi, naghanap pa ako sa Pinterest ng style ng bathroom at ito yung nakita ko. So, first I have these trays. Bumili ako ng mas maliit and mas malaki. So, may lalagyan ako doon ng tissue, mga towels, at mga kailangang i-display sa CR. Ito yung itsura nung next, pero isa lang yung i-open ko kasi mahirap magligpit kapag hindi ko pa gagamitin. So, ito yun. So, I bought another shelf. This is 40 centimeters. And may ganito siya. Okay, they gave me this, pero hindi ko ito magagamit. Kasi hindi naman kaho yung pagdidikitan ko. So, kailangan ko ulit bumili nung pinakita ko sa inyo kanina. Bibili ako ng maraming ganun. Pero, ganito yung itsura niya. Kaya ako bumili ng wood glue para dito. So, nakaganyan siya sa pader. Tapos, yun yung paglalagyan nito. Yan. Pero, marami to. So, abangan nyo na lang kung ano magiging itsura. And that's it, friends. Sana na-enjoy nyo yung video. And if you have something to ask, I may answer that on my next video. So, just keep the comments going. If you have questions, alam ko naman na hindi pa masyadong marami nagtatanong, pero you can message me on my IG or here, mag-comment kayo para masagot natin yan on my next video. And that's it for today's video, friends. I will see you on the next one and spread your wings as wide as you can. Bye!